Alright guys, good morning and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video is isi-share ko sa inyo kung paano maging seller sa Shopee. So kung nagbabalak kang magbenta sa Shopee, tapusin mo yung video na to para at least magkaroon ka ng idea kung paano ka magsisimulang magbenta sa Shopee. Kadalasan kasing tanong ng karamihan is, paano nga ba magbenta sa Shopee? Ano yung mga requirements? May babayaran ba dito? At paano ba magiging qualify na seller under Shopee? At kung ano-anong mga gamit yung kailangan mo once na magbebenta ka dito sa Shopee. Simula ako magbenta sa Shopee way back 2020. Nagsimula akong magbenta sa Shopee, Lazada at sa iba pang online platform. So, simulan natin dun sa requirements. Basic lang naman yung mga requirements dito. Hindi mo na kailangan dito ng DTI, hindi mo na kailangan ng BIR, business permit. So, napakadali lang pumasok or napakadali lang maging Shopee seller. Ang gagawin mo lang dyan guys is pupunta ka dun sa Shopee app mo or yung mga ginagamit mong account kapag bumibili ka ng mga product sa Shopee. So, pwede mo rin yung gamitin as a seller app. So, makikita mo doon yung start selling doon sa iyong application na Shopee. So, once na nakita mo yung start selling, click mo lang yun guys. Then, once na-click mo na yun, makikita mo sa may bandang baba, start selling. Yung makikita mo doon, start selling. So, click mo lang yun guys, then fill upan mo yung mga empty boxes na nakalagay doon. So, nakalagay doon yung shop name, kung ano yung gusto mong maging pangalan ng Shopee store mo. And then, lalagyan mo din doon yung pick up address, importante yan, at saka yung return address. Kasi yung pick up address guys, once na may umorder na doon sa Shopee store mo, doon pipick upin yung mga rider ng Shopee yung order para i-deliver nila doon sa hub. Tapos email address, kailangan din yan. Tsaka yung phone number mo, kasi yung phone number, importante yan kasi tumatawag yung mga pick up rider. Kung bago ka palang mag-start na magbenta sa Shopee, hindi pa nila alam yung location mo, tatawagan ka ngayon ng mga rider para mapuntahan nila yung location mo. Alright, kung nagawa mo na yung first step, kung naagawa ka na ng Shopee store mo, meron ka ng shop name, meron ka ng pick up address and return address, nandun na rin yung contact number mo at yung email mo, dapat meron ka din bank account. Kasi dun itinatransfer ni, dun mo itatransfer yung payment ng Shopee. Kasi yung ganito yan, once na may bumili sa Shopee mo, papasok yan sa Shopee wallet mo. Ngayon, yung laman ng Shopee wallet mo, itatransfer mo doon sa bank account mo. Ngayon, kung wala kang bank account ng parents mo, bank account ng partner mo, or mas better na mag-open ka na lang ng bank account sa mga, marami ng bank account na maliit lang yung maintaining balance. So, BPI, BDO. So kahit anong bangko dyan, pwede kang mag-open ng account. Next naman guys is yung mga tools na kakailanganin mo once na magbebenta ka sa Shopee. Unang-una guys, printer. Ako kasi ang ginagamit ko is yung thermal printer. So makakabili kayo niyan sa mga online seller din. So nagre-range yung presyo niya sa 3,000 to 4,000. Yung thermal printer kasi convenient siya, hindi mo na kailangan ng ink. So thermal printer lang. Tapos Bluetooth pa siya. Cellphone lang gamit mo, hindi mo na kailangan ng laptop. So cellphone lang, i-bluetooth mo lang doon para ma-print mo yung waybills. O kung wala ka na, kung wala ka pa naman pambili ng thermal printer, kung meron ka naman existing printer, yung yung lumang printer na ginagamit natin, yung malalaki. Ayun, pwede ka rin naman mag-print doon gamit yung mga old printer. So kung wala ka pa rin printer na ganun, pwede mo naman ipaprint sa mga printing store yung waybill kapag may umorder na sa'yo. So, pwede ka pa rin magbenta kahit wala ka ng mga printer na yan. So, pansamantala. Pero, kapag ka nakapumita ka na, so, mag-invest ka sa mga kailangan mo katulad ng printer. Pangalawa, guys, is yung mga pouch or yung mga plastic ng Shopee. Katulad nito. Ito, Flash Express, Shopee Express, JNT Express pouch. May mga logistics katulad ng Flash Express, JNT, libre lang sa kanila yan. Basta Shopee seller ka, binibigyan kanila ng mga plastic. Depende sa location yan. Dito kasi sa location namin is binibigyan lang ako ng pouch ng Flash Express, JNT, Ninja Van. Pero si Shopee guys, Shopee Express, dati libre lang yung plastic nila. Binibigyan lang din nila ako. Pero ngayon bumibili na ako sa Shopee din or sa marketplace, bumibili ako ng plastic kasi hindi na sila nagbibigay ng libreng plastic.
So mga kailangan mo pa is yung mga packaging materials katulad ng tapes, bubble wrap, or box, karton. Kapag kailangan mo ng box, pagka hindi kasha dun sa plastic yung order sa'yo, so halimbawa marami, so kailangan mo muna siyang ilagay sa box, then bago mo siya babalutin ng bubble wrap para safe yung item natin. Kasi guys, once na nasira yung packaging natin, automatic ibabalik lang sa atin yan. Return to seller lang yan kapag may damage yung packaging natin o hindi maayos yung packaging natin. Isa pa, kapag magbebenta tayo dito sa Shopee or gusto natin magsimulang magbenta dito sa Shopee, ang tanong nung iba kung may babayaran daw ba. So wala po tayong babayaran dito sa Shopee once na gumawa tayo ng Shopee store. Bali yung kikitain ni Shopee as Bali yung kikitain ni Shopee sa atin is yung babawasin nila na siguro mga 8% in total. 2%, 3% depende yan sa order sa iyo. So dun lang sila pumabawas ng kikitain nila. Sa next video natin is mas elaborate natin kung paano nga ba yung step by step na gagawin mo para makapag-start ka ng Shopee store. So ngayon is basic lang muna yung tuturo ko sa inyo. So yung unang-una is kailangan nyo lang munang gumawa ng Shopee store. Then pilapan nyo yung mga empty box doon, nakalagay doon Shopee name, tapos yung pick up address, and then yung return address, email address, contact number, at yung bank account na ilalagay nyo doon, na doon papasok or doon nyo itatransfer yung kinikita nyo doon sa Shopee na papasok doon sa inyong Shopee wallet. Alright guys, kung may natutunan ka sa video natin today, don't forget to like, subscribe, and click the bell notification para maging updated ka pa sa mga susunod na videos na gagawin natin dito. At pag magtatanong kayo, pwede kayong magtanong dyan sa comment section. Sasagutin ko yan once na libre tayo, alright? Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. Bye!